ang salawikain o proverbs ay bahagi ng kasabihan o saying na nagmula sa mga payo o pahayag ng matatanda ayon sa sarili nilang mga karanasan o nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Ito ay maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan upang magsilbing gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kumpletuhin ang mga sumusunod na salawikain. Ang tamang sagot ay bunga. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang kahulugan nito ay kung ano ang pinanggalingan ay siya rin ang bunga. Kadalasan, ito ay tumutukoy sa pagkakaparehas ng anak sa kanyang mga magulang. Ang tamang sagot ay Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito ay nangangahulugan na may awa ang Diyos sa tao at nais nitong tulungan sa mga problema niya sa buhay. Subalit, nasa tao pa rin kung kikilos siya o hindi. Ang tamang sagot ay gulong. Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan rin nasa ilalim. Pabago-bago ang takbo ng buhay. Minsan masaya ang mga pangyayari at madali, minsan naman ay mahirap. Ang tamang sagot ay simbahan. Pagka haba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Sa kabila ng maraming taon at pagsubok na dumating, mauuwi pa rin sa kasala ng relasyon. Ang tamang sagot ay aanihin. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Kung ano ang ginagawa mo sa iba, mabuti man o masama, ay babalik rin sa iyo. Sa buhay, kung nagsusumikap ka, tiyak na may aanihin ka. Ang tamang sagot ay mabuti. Pulutin ang mabuti, iwaksi ang masama. Ang ibig sabihin nito ay ang mga mabubuting aral o gawain ay isabuhay o ipagpatuloy samantalang ang mga masama at hindi kaaya-aya ay huwag gawin. Ang tamang sagot ay panahon. Ang katotohanan kahit na ibaon, mabubulgar rin pagdating ng panahon. Anumang gawing tago sa katotohanan, lilitaw at lilitaw pa rin ito. Ang tamang sagot ay wika. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Huwag maging dayuhan sa ating sariling wika. Dapat ay taas noo natin itong gamitin at ipagmalaki sa buong mundo.
Ang tamang sagot ay isinuksok. Kung may isinuksok, may madudukot. Matutong magtipid upang sa oras ng pangangailangan ay may perang makukuha sa sariling ipon. Upang hindi na umasa sa tulong ng ibang tao. Ang tamang sagot ay bubukol. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Ang swerte sa buhay ay huwag asahang makakamtan kung hindi talagang nakalaan para sa iyo. Ang tamang sagot ay nilaga. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ang ibig sabihin nito ay walang pagunlad kung hindi ka marunong magtiyaga o magtrabaho ng maigi. Ang tamang sagot ay lasing. Magbiro ka sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Masungit ang tao kapag bagong gising, lalong-lalo na kung kulang ang tulog o naistorbo ang tulog niya. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating iwasan ang pagbibiro sa mga bagong gising. Ang tamang sagot ay pakpak. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Mabilis mapasa-pasa ang balita, mabuti man ito o masama, kapag nakarating na sa tenga ng tao at lumalabas na sa mga bibig. Ang tamang sagot ay pagtanda. Ang ginagawa sa pagkabata, kadalasan ay nadadala sa pagtanda. Ang mga ginagawa ng bata, mabuti man o masama, kadalasan ay nadadala nila sa kanilang pagtanda. Kung kaya't bata pa lamang, dapat ay iwasto na ang dapat iwasto. Ang tamang sagot ay gubat. Kahit sa ang gubat, ay mayroong ahas. Saan man sa ating lipunan ay may mga taong traidor na gumagawa ng mga bagay na nakalalason o nakasisira sa samahan ng bawat isa. Ang tamang sagot ay patalim. Ang taong nagigipit sa patalim man ay kumakapit. Ang taong nahihirapan na sa buhay ay napipilitan gumawa ng masama upang tustusan ang kanyang pangangailangan. Ang tamang sagot ay kumot. Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Tayo ay dapat mamuhay ng naaayon sa ating sariling kakayahan. Dapat magtipid at mamuhay ng payak kung ito lang ang kaya ng ating kabuhayan. Huwag nating tularan ang pamumuhay ng mga mas nakaririwasa sa atin.
Ang tamang sagot ay damo. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Para saan pa ang pagkain na ibibigay kung wala nang kakain nito? Para saan o kanino pa ang tulong na ibibigay mo kung huli na ang lahat? Ang tamang sagot ay kwago. Mabuti pa ang kubo na ang nakatira ay tao kaysa mansyon na nakatira ay kwago. Mas mabuti nang tumira sa isang maliit na bahay kung ang kasama mo ay mabuti at mabait na tao. Kaysa sa malaking bahay na aapihin ka at pagmamalupitan. Ang tamang sagot ay bato. Pera na, naging bato pa. Pera o biyaya ngunit nawala pa. Halimbawa, ikaw ay nanalo sa loto, ngunit ang papel na magsisilbing katunayan ay iyong naitapon o nawala.